Good morning, happy Sunday, maligayang araw po ng Linggo sa inyong lahat. I hope everything is well sa inyo po, sa inyo pong mga mahal sa buhay, sa inyo pong pamilya. Lahat po kayo ay malusog, masigla, at tahimik ang papamuhay at meron pong galak sa puso. At masayang-masaya sa Linggo na to sapagkat tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po isasamba sa Kanya. At tayo po ay magkakaroon ng pagkakataon upang matuklasan kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung gaano niya tayo pinagpapahalagahan. Welcome po sa Walk by Faith, Church of the Nazarene. This is your Sunday service. It's 10 o'clock once again. So let's start. Pag-uusapan po natin ngayon sa umaga na to. We are in it to win it. So all out ka ba? Game ka na ba? No? Kumbaga, alamin natin yung dalawang pamamaraan kung paano tayo mas magiging winner sa buhay na to sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So, alam niyo po, konting trivia muna. Alam mo kung naalala niyo po si Normie Suari, siya po yung chairman ng MNLF or Moro National Liberation Front. I hope tama ko. Naalala ko po, Trivia, yung pinaka-youngest na asawa niya, no? Ay classmate ko ng college, yung nasa picture. So, naalala ko lang kasi during those times, noong si Erap, yung presidente, ay nagkaroon sila ng konting pag-aaway after ng all-out war during those times ni Erap sa mga Abusaya. Ang nakabangga niya naman ay si Chairman Noor. No? So, speaking of war, sa Mindanao, nakakalungkot na kasi yung Mindanao kasi yung southern part of the Philippines, kumbaga madami ng dugo na tumagas doon at talagang isa sa mga panalangin ng both Christians and Muslim, magkaroon ng tunay na kapayapaan. Kasi ang Mindanao, it's a promised land. Food basket at saka napaganda lugar. Kaya kung may bigyan ng pagkakataon yung peace doon, mabubuhay ng masaya at sagana, nako, ang saya doon. Kasi isipin nyo, food basket, tourism, great economy after ng COVID, peace, nako, sigurado. Speaking of war, naiba lang tayo, yung mga fighters daw ngayon, kagaya ng US Army, US Navy, na yung mga advanced na mga fighters o mga soldiers. Ganito daw yung itsura nila pagka daw lumalaban. Pero someday daw, yung mga warriors, kumbaga mas equipped pa. No? Hindi lang basta baril, kundi equipped sa chemical warfare, no, biological warfare. So almost, pinoproject nila na per soldier, talagang thousands and thousands of dollars ang kailangan magasta para mas maging equipped sa kanilang mga full body armor. Speaking of armor, meron akong mas equipped na alam. Meron akong mas equipped na mas effective na armor na pwede natin gamitin sa isa sa pinaka nahihirapan tayong kalaban sa buhay natin. Yan yung enemy. Kaya basahin natin yung Ephesians chapter 6 verses 10 to 18. Ito yung sinulat ni Paul para sa mga taga-Ephesus. Ano ba yung nakasulat? The armor of God. In verse 10, it says, "Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme." Verse 12, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." Verse 13, "Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the
plate of righteousness in place. Verse 15, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Verse 17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. And verse 18, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for your beautiful word. Thank you for your reminder. Thank you, Lord, that you're calling us to be in it, to win it with you, the winner God. We love you. Give us wisdom. Touch the hearts of your people. Anoint my lips. And may you speak through me in Jesus' name. Amen. Amen. We are in it to win it. Anong ibig sabihin? Ba't ganyan yung title natin ngayon? Kasi we are all in it in a war. Kagaya ng war sa Mindanao, kagaya ng mga pinaghahandaan ng mga soldiers sa iba't ibang dako ng mundo, kung paano sila nag-equip ng grabe, kapibigat ng mga damit nila, yung kanila mga equipment, yung kanila mga armors. No? Because we are in it, we are into something, we are into a war, we are into a we need to conquer something, we need to be offensive in a sense for us not to lose it but to win it. Bakit may number two? Kasi we will be using two important pamamaraan or method or procedure enable for us to win it. To win it not by ourselves, to win it with God. Game ka na ba? Let's start. Alam nyo, there are two secrets in living strong. Dalawa po. Kasi may dalawang pakpak yan. Kumbaga sa aeroplano, may dalawang pakpak. Kumbaga, two wings. No? Ano to? Okay. Ang aeroplano, lalo na yung aeroplanong pandigma, mahirap po lang ipad dyan pag walang pakpak. So, two wings ang kailangan natin sa umaga na to. Unang-una, prayer. Prayer. Pangalawa, binanggit natin, armor of God. Okay? So, ito yung pong dalawang gagamitin natin na pamamaraan, no? Na gagamitin natin panlaban sa buhay na to. Lalo-lalo na sa enemy natin, which is the devil. Sabi ni Charles Spurgeon, yung barkada ko. Ayan. Close kami yan eh. Sabi niya, no? Ganda ng sinulat niya, I would rather teach one man to pray than 10 men to preach. Wow. It says something, no, about the importance of prayer. Sabi ni Sidlow Baxter, men may spurn out appeals. No, men may spurn our appeals. Reject our message, oppose our arguments, despise our persons, but they are helpless against our prayers. Talo-talo na. Umbaga, wala. Tablado lahat. Tumba lahat pagdating sa prayer. Pwede mo akong i-reject, pwede mo akong i-argue, pwede mo akong i-despise, pero helpless kahit sino man pag pinag-pray na kita. Amen? Sa totoo lang, you cannot change people. But you can pray for them. Diba? Lalo ka na merong puso na i-share ang salita ng Diyos. Huwag kang madismaya. Talagang you cannot change people. But you can always pray for them. Minarinig ako, sabi niya, this is how we prioritize prayer. Number one, not to speak to any man before speaking to Jesus. When this person wakes up, he will not speak to any man before speaking to Jesus. Ganun niya pinagpapahalaga yung panalangin. Pangalawa, sabi niya, not to do anything
with his hands until he had been on his knees. Wow. And number three, not to read the newspapers or watch the news, morning news, until he had read the Bible. Wow, what a very good example, no? Alam niyo, prayer is intimacy with God. And hindi po ito one way, hindi po ito monologue, ito po ay dialogue. It becomes an intimacy with God if we will also listen to God. Prayer is an intimacy with God. It is also listening to God. Sabi natin, there are two secrets in living strong. Kumbaga, parang fully equipped ka, ready kang lumaban sa isang kera. Parang yung pinag-uusapan natin kanina ng mga sundalo. Two wings ang kailangan mo. Dalawang pakpak para makalipad ka. Unahin natin yung prayer. Mamaya pag-usapan natin, ano yung armor of God? Okay. Gano'n baka importante ang prayer? Alam nyo, balikan lang natin yung binasa natin. Ano? Sabi dito, finally, Ephesians 6, chapter 10, finally, be strong in the Lord and His mighty power. Be strong in the Lord. Okay? And in His mighty power, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Okay? The devil is not powerful. Okay? God is powerful, but the devil is like a serpent. He is scheming. So you need to be very careful. So you need to put on, no? You need to be strong in the Lord. And in His mighty power, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. Ano pong ibig sabihin natin? You need to depend upon the Lord to make you strong. Never, ever depend on yourself. No? Not in your own power, not in your own resources. Depend upon Him. Because siya lang ang makapagbibigay sa atin ng strength. Sabi nga, His strength is made perfect in our weaknesses. So, alam nyo, para siyang, ito yung cord ng laptop. So pag hindi siya nakasaksak, maubos yung battery. Pero pag sinaksak mo at nakatap sa power source, sigurado, tuloy-tuloy yung kanyang power. So you need to depend upon Him to make you strong. No, His strength is made perfect in our weaknesses. Remember that. Ang kanyang kalakasan ay eksakto, perfecto, karapat-dapat at more than enough sa ating mga kahinaan. Finally, bigyan natin, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. You are only as strong as your weakest link. Ano ibig sabihin? Sa isang team, ang team daw ay isang, ang isang team ay, kumbaga, yung pinakamahina member ng team, doon mo pwedeng i-measure yung strength talaga ng team. Kasi doon lang talaga, para sa sarili natin, kung ano yung weakness natin, kahit malakas tayo sa maraming bagay, kung ano yung pinaka-weakness natin, doon tayo mababanatan. Doon tayo mahihirapan. Okay? So, anong dapat natin gawin? Naalala ko lang, para mas maintindihan natin yung gusto natin sabihin, na sabi kasi natin ito, finally, be strong in the Lord and His mighty power. Okay? Sabi natin, we're only as strong as your weakest link. Naalala ko, alam niyo ba kung bakit tinayo ang Great Wall of China? Kasi, tinayo nila to kasi lagi silang ini-invade. So, alam yung Great Wall of China, sa sobrang yung grandioso niyan, kahit daw nasa labas ka ng Earth, makikita mo siya.
napakataas, napakatibay, napaka-fortified, no? Parang hindi mo papasok. So bilang isang kaaway, mahirap talagang pasokin ng China. Di ba? Pero, nagpagod sila na maglagay ng wall, pero napasok at na-invade pa rin sila ng mga kalaban. Bakit? Nasira yung Wall of China? Great Wall of China? No. Andyan pa rin hanggang ngayon. Makikita niya pa rin. Pwede pa rin kayo magpa-picture. Walang sira. Pero ba't sila na-invade? Because of their weakest link. Dahil yung gwardya doon sa wall, nasuhulan. Nasuhulan, pinapasok yung kalaban. So, kahit po mukha tayong malakas, kahit po mukha tayong matibay, pero yung pinaka mahina sa atin, yun ang maglalaglag sa atin. So we need to sabi dito, be strong in the Lord and not in your mighty power, in His mighty power, not yours. Okay? So wag natin gayahin yung kuwarta na yun na pinapasok ng kalaban. Ano pong ibig sabihin? In verse 12, for struggle is not against flesh and blood, hindi daw sa laman at dugo, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Ibig po sabihin, hindi po natin kaaway yung ating spouse. Hindi po natin kaaway yung mga kaibigan natin. Hindi po natin kaaway yung mga kapitbahay natin. Ang kaaway po talaga natin, ang real enemy is the devil. But there is one worst enemy, no? Mas mahirap na kalaban kaysa sa devil. Ikaw yun. At ako, sarili natin. Kaya i-remind tayo, be strong in the Lord and in His mighty power. Wag na wag kang magre-rely sa kalakasan mo. Alamin natin ano nangyari doon sa Exodus 17:8-16. Ito yung the Amalekites, no? Amalekites defeated. Okay? The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hands. So this is Commander Moses, the deliverer, no, saying to Joshua, the captain, kumbaga yung kanyang matipuno na mandirigma, yung kanyang warrior, kanyang fighter. Sabi niya, pina-pump up niya, encourage siya, minamotivate niya. Let's go, Joshua. Choose some of our men and go. No, let's fight the Amalekites. Bukas, okay? I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. Ibig sabihin nito, Joshua, panalo na tayo. Kasi sinong lalaban sa'yo? Kasama mo ang Diyos. Pampasin ninyo, before na mangyari to, okay, they are on their spiritual high. Everything is go, 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 go. Experience mo na ba na spiritually high ka? Tapos biglang, here's the thing. The enemy is always waiting and watching for your weakest moments. During spiritual high, ngaya ka lang niya. Kasi alam niya, madali mo siya mapapansin. But during your weakest moments, he's just waiting and watching for you. For you to be devoured. That's why we need to be strong daily. We need to be strong, not to ourselves, not using our own strength, but be strong in the Lord, moment by moment. Balikan natin kwento. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. And Moses and Aaron and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, of course, mangangawit, the Amalekites
were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steadily still. So that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite, the Amalekite army with the sword. Panalo sila. May teamwork. Okay? Nag-rely ba si Moses sa kakayahan niya? Nag-rely siya sa Panginoon. Ang Panginoon nagpadala ng helper. Ganun din ang gagawin niya sa iyo. Huwag kang mag-rely sa sarili mo. Hindi mo kayanin. You need to find strength in God and His mighty ways. This is what I mean. His mighty ways. He sent Aaron and Hur to help him. No? Kasi winner ka na eh. Tama si Moses eh. Joshua, let's go. I declare victory. Victorious ka na talaga. Spiritually high ka. Pero the point is, hihintayin ng devil na mangawit ka. Pag nangawit ka, yari ka. You need to stand firm. Get your strength from the Lord and ask Him to provide you wisdom and strength. And the Lord will provide you Aaron and Hur to hold your hands and be victorious in whatever battles you have in life. Amen. I mean, if you are too busy to pray, you are being deceived. That's the truth. Everything is being won in prayer. Maniwala po kayo. Everything is being won in prayer. Realize the connection of touching base with God. We need to understand that when Moses touched base with God, binigay na sa kanya yung panalo. But the thing is, there's struggle habang kinukuha mo yung panalo. While struggling, while the devil is, you know, watching, waiting to devour you on your weakness, go to God. Ask for help. And He's so faithful to help you. Sigurado. Walang mintes. Sigurado. Alam nyo, sabi ni Martin Luther, yan, kaibigan ko rin ito eh, kag-golf ko ito madalas pag Sunday. Sabi niya, I am so busy. I need to spend 3 hours a day in prayer. Busy pa siya niya, na? Pero 3 hours siya mag-pray. Kaya niya pinagpapalagaan yung panalangin. Sabi naman ni John Wesley, eto, eh, tayong mga Nazarenes, eh, Wesleyan orientation tayo. Kumbaga, eh, Lodi to, John Wesley. I am so busy. I need to devote the first 2 hours of my time praying. Tayo. Kailan po ba tayo uli nag-pray? Thank you, Lord, for this food. In Jesus' name, amen. Alam niyo po, ang panalangin, hindi po ibig sabihin na nalangin ka ng matagal. Ay okay na. Hindi po ibig sabihin na nalangin ka ng maikli. Ay okay na. Ang panalangin po, kagaya po ng pag-ipag-usap sa mahal mo, sa nanay mo, sa asawa mo, sa kaibigan mo, o kung sino pa man na malapit sa'yo. It's not about the length of time. It's about the quality of time. Ngayon po, sa sobrang talaga na enjoy mo yung pakipag-usap, and normally talaga ang byprata, length of time. Di ba? Kapag kausap mo yung nililigawan mo, naalala ko nun eh, beeper pa nun, di ba? Or texting, whatever, di ba? Wala pang Facebook noon. Friends na pata na na-multiply, whatever. I mean, we spend time. Di ba? Pag nami-miss mo yung nanay mo, you spend time talking to her. So, ganun, ano? Kumbaga, byproduct ng pagmamahal mo ng relasyon, hindi mo napapansin, you're spending time. This is what they meant. Hindi po ibig sabihin na nangangaral ako about prayer. Mamaya, mananalangin ka ng 5 hours. Paulit-ulit ko lang babagitin ng isang bagay. Lord, 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 Lord. It's not that. Prayer
is a dialogue. It's not a monologue. God listens to you and God answers to you. You need to find time to keep quiet. Hear from the Lord. Pwede siyang sumagot sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng Biblia. Pwede siyang sumagot sa pamamagitan ng panonood mo sa isang sermon. Pwede siyang sumagot sa pamamagitan ng pakikinig mo sa podcast. Pwede siyang sumagot habang nagdadrive ka, nakikinig ka ng isang worship song. Maraming bagay siya pwede sumagot. May iba pa nga sumasagot. Ang Panginoon, sabi nila, nanonood lang sila ng TV. Bigla na lang sila naiyak dahil alam nila kinakausap sila ng Panginoon. You need to spend time with God. And your prayer will make a man cease from sin. Or sin will entice a man to cease from prayer. Naniwala po ba kayo doon? Right? Okay, sige. Share nyo na sa inyong mga Twitter. Prayer will make a man cease from sin, or sin will entice a man to cease from prayer. Alam niyo ba that the devil trembles when we pray? Oh, sigurado. Manginginig yan sa takot. Dahil nananalangin tayo sa Diyos na buhay. Nananalangin tayo sa Diyos na tumalo sa Kanya 2,000 years ago. Kaya takot na takot siya pag nananalangin tayo. Kami po, tayo po dito sa Church of the Nazarene, sa Los Angeles First Filipino Church of the Nazarene or Walk by Faith Church of the Nazarene, ay meron po tayong tinatawag na morning prayer breakfast or prayer party every 9 to 10 a.m. Sa oras lang po, 9 to 10 a.m. Ngayon po yung Sunday prayer day ng simbahan. Particularly, ang una-una pong pinagpipray doon, una-una po yung ministry po ng simbahan namin. Pangalawa po, yung mga concerns from countries to families to healing to personal prayer requests and everything. Pero po, unang-una, in prayer time na po na to para po sa ministeryo. Alam niyo po, naniniwala po ko na prayer is the backbone of the ministry. Kapag ang simbahan, hindi nananalangin together, hindi sila ginagather at nananalangin, hindi tinuturuan manalangin, wala pong mararating ang simbahan. Huwag po tayo magtaka kung bakit wala pong umaatin sa ating simbahan. Kasi po, hindi tayo nananalangin na, Lord, magpadala ka ng tao sa simbahan namin. Kasi, ang Lord talaga magpadala ng tao. Kasi kahit anong hatak mo sa tao, anong gusto mong gawing gimmick para pumasok simbahan, pero kung hindi niya naman ihipuin yung puso ng tao at dadalin doon, eh baliwala. Kaya pa ako naniniwala, hindi po tao ang nagdadala ng tao sa simbahan. Ang buo pong paniniwala, Diyos po ang magdadala ng tao sa simbahan. Dahil ako ay patotoong buhay na ako ay dinala ng hindi tao, dinala ako ng Diyos sa simbahan. Natuto akong manalangin, natuto akong magbasa ng Biblia dahil ang Diyos ang nag-initiate. He first loved me, no? I loved Him because He first loved me. Kaya po, importante ang ministry of prayer. Ikaw ba? No? Talagang yung katabi mo. Are you a PPP? Hindi yan yung piling-piling pelikula. Hindi. Are you a PPP? Are you a praying partner of a pastor? Nakakalungkot lang minsan sa simbahan. Pag may prayer request, Pastor, pag-pray mo naman kami. Wala pong problema yon. We love doing that. But we need to understand. We all need to understand. Praying is not just for pastors. It's for Christians. Okay? Sa lahat sa atin, dapat tayong lahat nagtutulungan, manalangin sa isa't isa. Okay? Matanong kita, ay sasama niyo po ba kami sa panalangin? Kami po yung pinaka-inaatake, kami po yung pinaka-hirap pagdating sa pagtulak sa ministeryo. Kami po yung pinaka-delikado, na kumbaga sa warfare, kami yung nasa unahan. Okay? So tulungan niyo po kami, ipadalangin niyo kami, patanangin niyo aming kalusugan, ang aming spiritual na kalusugan pinaka-importante. Spiritual growth,
Panalangin niyo, bigyan kami ng wisdom. Panalangin niyo, protection namin. Panalangin niyo na mag-provide yung Diyos sa amin dahil madami kami binitawan ng mga bagay para unahin yung ministeryo. Panalangin niyo, aming pamilya, ang aming asawa, ang aming mga anak. Panalangin niyo na kami ay maglingkod ng taong puso at tumingin lamang sa Diyos, hindi masilaw sa kung ano paman na pwedeng i-alok ng devil o ng enemy o ng kanyang mga devil schemes. So, are you a PPP? Alam niyo yung katabi mo. Are you a praying partner of a pastor? If you're not yet one, be one of us. Okay? So join us. Balikan po natin. Pag-usapan po natin yung prayer. Sabi natin, may dalawang pakpak po ang pandigmang eroplano para lumipad. Yung isang wing prayer, yung isang wing armor of God. Okay? Ito yung gagamitin natin panlaban sa devil scheme. Pag-usapan naman po natin. As we end, yung armor of God. Ano ibig sabihin nito? Okay, may tinatawag na helmet of salvation. Diba? Sword of the Spirit. Diba? Breastplate of righteousness. Belt of truth. Shield of faith. Diba? At saka, shoes, no? Of the gospel of peace. Yung para kompleto ang ating armor of God. Nung sinabi ni Paul, sabi niya, be strong in the Lord. Ito po yun. Isuot niya daw palagi yung armor of God. Diba? Kagaya ng pagsuot ng mga dito, yung mga police dito sa LA, kala mo, lalaki ng katawan. Eh. Talaga ng malalaki katawan nila. Pero mas malaki silang tingnan kasi naka vest, naka bullet proof vest. So, mas mukha sila mas malaki para sa normal na tao. Kasi nagsisiguro doon sila na kumbaga, safe sila. Ikaw, kung gusto mo mong masigurado na okay ka, protected ka, safe ka, okay, lalong-lalo na sa mga scheme ng devil, be strong in the Lord. Wear the full armor of God. In verse 13, balikan natin. Sabi doon ni Pablo, therefore put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. Pagdating ng panahon, kaya mo tumindig laban dito. And after you have done everything to stand firm then, no? Sa iyong pagtayo, stand firm. Gamitin mo daw ito, belt of truth, buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. Okay? Ano ibig sabihin ng belt of truth? Okay. Mahirap po na isulong ang isang bagay nang wala kang katotohanan. Okay? Minsan, nakakalungkot, madaming kaya nilang isulong isang bagay sa pamamagitan ng kasinungalingan. Yun yung backup nila, kasinungalingan. Pero sa totoo lang, kung meron kang isang bagay na ilalaban, mas mabigat ang pakikipaglaban kung meron kang katotohanan. Katotohanan na kagaya ng si Jesus ay namatay para sa iyo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Katotohanan na ang Diyos ay pag-ibig. Na katotohanan na ang Diyos ay mapagpatawad. Katotohanan na ang Diyos ay mapagmahal. Katotohanan na ang Diyos ay sinilang sa samsaban, ang pangalan niya ay si Jesus. Katotohanan na kailangan natin siyang tanggapin bilang Panginoon at Tagapagligtas na namatay siya para sa atin. At after 3 days, pumango na buhay muli. Pagkatapos, babalik siya dito. And He will gather us. Madaming klase ng katotohanan na dapat hawak-hawak natin. Yun po. Importante. Ang belt mo ay belt or sintron ng katotohanan. Ikaw, ano ba ang mga katotohanan na pwede mong ilaban, na pwede mong ipangalandakan na ito ang tama, ito ang katotohanan? How about breastplate of righteousness? Ito po ay parang vest, bulletproof vest, no? Breastplate, kumbaga, nilalagay sa dibdib, bakal, kumbaga, protection. Alam niyo po, pag sinabi pong righteousness, ito po ay
byproduct ng relasyon mo sa Diyos, byproduct ng godliness, byproduct ng iyong pagtanggap sa Kanya, iyong pag-enter mo sa relationship sa Kanya. Okay. Naalala ko po, nagkaroon ako ng pagkakataon na sabihan ako ng Panginoon ng year ng 1999, sabi sa kanya, Panginoon, I want you to pastor the marketplace. Sabi ko, paano ko po gagawin yung Lord? I'm not even a pastor at that time. Pero nakitaan ko po, nakaroon po ako ng opportunity na maging isang training consultant sa maraming kumpanya. Naalala ko po doon, ako ay nagmamarketing. Ang pagkakoy tinatanong sa mga interviews kung ano yung pwede kong i-contribute sa company nila, bakit nila ako babayaran para mag-conduct ng trainings or seminars sa kanilang companies. Ang lain ko po sinasabi, the trainings that we will provide sa companies nila will result to righteousness sa puso ng mga tao niya. Righteousness in a sense that they will be conscientious na ang mga manifestations nito ay bago silang papasok, hindi sila malilate, hindi sila absent, hindi sila mandadaya, hindi sila magpa-falsify ng document, hindi sila magtanakaw, hindi sila magpa-pilferage, hindi sila mag-uwi ng mga anong bagay, hindi sila mandadaya ng mga deals or whatever. So, we will promote righteousness in the workplace. Kasi po, hindi ko po pwedeng sabihin na I will promote God in the workplace. Sabihin na kukuha na lang kami ng pare at mag-spiritual retreat kami. Hindi pa kami magbabayad ng ganun kamahal. Pero when I talk about righteousness, they seem to say, yes, we want that. Because we want that kind of result. Pero alam siya, totoo lang. It's just one way of paraphrasing it. Because I always believe that God is righteous. And I'm promoting His righteousness in the workplace. Hindi lang nila alam. Lahat ng training modules na ginawa ko are biblically inspired and fitted doon sa principle ng Bible. So, without them knowing that I'm really promoting not just righteousness, but the righteousness of God. Kaya importante po susuot natin palagi in righteousness natin. Ano ba righteousness? Sabi sa Psalm 139:23-24. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Kaya mo bang ipakita, Lord? Kaya mo bang amunin si Lord? Lord, tingnan mo yung puso ko. Meron sa puso ko, tingnan mo yung mga thoughts ko. No? Kung may makikita ka dyan, wickedness. Meron bang akong wickedness? Kumbaga, you can brag to God that, Lord, dahil sa sobrang dikit natin, sobrang ganda na relasyon natin, sobrang hawang-hawa na ako sa iyo. Sobrang napaka-contagious ng righteousness mo. Kaya ko nang i-brag na, wala Lord, walang wickedness kasi punong-puno ng righteousness mo. That's why I always wear the breastplate of righteousness. In verse 15 it says, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the devil, of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Isa-isay natin. Your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Alam niyo, sabi nila, magaganda daw ang paa ng mga missionaries. Yung mga taong lumalagat para ipamahagi ang salita ng Diyos to evangelize the disciple. Kaya ako, to be honest, minsan natetempt ako eh. Gusto ko magpatattoo nito. No? Send me dun sa paa ko. Para ma-remind ako
na hindi lang ang purpose ko is to pastor a local church. Ang purpose ko is to teach the local church to go out on a mission, to teach the local church, and to exemplify, i-model ko sa kanila kung paano mag-mission. At talagang gayahin si Pablo. Actually, madami po nag-mission ngayon na medical missions, that's good, okay yun. Or providing food, or providing clothes, or dental missions, and everything. And then they evangelize to people. That's good. Kasi nakakapagparang marketing yan. Nakakapagpapasok sa simbahan, nakakapagpapasok. Nakikilala nila yung Diyos, nakaroon sila na relationship, tumatanggap sila. Here's the thing. Kukunti ang nakikita ko na nagmi-mission to ready the church. Kasi pumasok pa yung tao, hindi naman ready yung pastor, hindi naman ready ang board, hindi naman ready ang leaders, hindi naman ready ang workers. That's where God called me, to equip the pastors, the leaders, the church workers, to conduct team buildings, leadership seminars, everything that what I've been doing to companies. Sabi ng Panginoon, talin natin sa mga lahat ng Filipino churches sa buong mundo. Go there. I'm sending you. Equip them, teach them, motivate them, fire them up so that they will be ready, well-motivated, well-informed, well-equipped to do the work in the vineyard. Kaya, napapaisip tuloy ako eh. Sakit pa naman to pag pinatatuto. No. Send me. Hindi ko gawin ko kaya ito. Dalawang isip talaga ako eh. Para pag may nagtanong sa akin, no, pwede kong i-open yung conversation bakit kong ginagawa ito. Because I love God. Dahil naniniwala ako that my feet are beautiful and my feet, the shoes, are for the gospel of peace. How about shield of faith? Sabi nga, get rooted. No. Get rooted in your faith so that you can withstand the fiery darts of the wicked one. Pananampalataya po ay importante. We need to walk by faith. We need to... Ang faith po ay puunan. Isa po lagi ang binabasag ng enemy using his schemes ay faith. That's why you need to have the shield of faith. Importante po na buo yung ating paniniwala sa Panginoon. Mali pa yung spelling. Fathy. Faith yan eh. Anyway, how about helmet of salvation? Alam niyo, importante ang helmet eh. Kasi it is used for protection for any injury. Naalala ko lang, may nagkwento sa akin, may pagkakataon daw no, sa isang bansa na nagkaroon sila ng malaki ang protesta, na nag-drive sila sa iba't ibang ano, sulok, no? Bagalbaw sa Amerika, coming from different 50 states of the US, pumunta sila sa Congress ba or Senate or wherever para protest nila yung batas na tanggalin yung helmet habang yung mamaneho ng motor. Pero sa kasawiang palad, habang lahat no, are trying to converge from different states o papunta dun sa isang lugar kung saan sila mag-rally, eh may na-aksidente na nagpumotor. At yung na-aksidente, pumalo yung ulo, basag. So, kung meron siyang helmet, buhay sana siya. So, ang tanong, meron pa bang rason para magprotesta? Yung mismong pangyayari na yun, sinagot na na it's not worth it. You need to be protected. No? You need to wear the helmet for your physical protection as well as the helmet of salvation for your spiritual salvation. Salvation is what saves us from death. Not just physical death, but spiritual death to give us eternal life. Sabi nga sa Revelation 7:10, salvation belongs to our God who sits on the throne
Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Who believes, huh? 2 Corinthians 6:2, now is the day of salvation. You need to weigh it. 1 Peter 1:9, for you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls. Sabihin mo sa katabi mo, salvation is a gift from God. Kaya lagi mo siyang susuot. Huwag kalilimutan na you are saved. You are forgiven. You are free. Kaya huwag mo siyang kalilimutan isuot. How about the sword of the Spirit? The sword of the Spirit, which is the word of God, eh, obviously, di ba? Importante na gamit-gamit mo palagi ang salita ng Diyos, mapa-Biblia man yan, mapa-laptop man yan, mapa-cellphone man yan, mapa-tablet man yan, kung saan mo man iluga, isulat yan o mababasa yan. Sword of the Spirit yan. Yan ang salita ng Diyos. Sabi ni Timoteo, all scripture is breathed out by God, binuga ng Panginoon, lahat ng salita niya, lahat ng nasusulat, and profitable for teaching, magagamit mo sa pagtuturo, kagaya ng ginagawa ko ngayon, for reproof, for correction, and for training in righteousness, which is what I intend to do in the near future. No? Training the leaders, the pastors, the workers of the church in different places all over the world. As long as it is a Filipino church, let's go there. Let's train them in righteousness. Let's train them how to run a church for God. Kaya importante ang scripture. Importante ang sword of the Spirit. Lastly, sabi ni Paul, you need to be praying in the Spirit. What do you mean by this? Pray in the Spirit. Sabi niya sa verse 18, yung last part, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Praying in the Spirit is praying to God, not praying to nature, not praying to images, not praying, not uttering prayers na paulit-ulit. Praying is a conversation na coming from the heart. The Lord, I'm in pain right now. My heart is so, Lord, ikaw lang makaintindi sa, that's the kind of prayer. Lord, maraming salamat po talaga. Sobra-sobra. Thank you, Lord. Grabe, matagal ko na itong inihintay. Sobra. Binigay niyo salamat. That's the kind of prayer what I'm talking about. Heartfelt. You're talking to a one true living God. Let's pray in the Spirit. Not uttering words na paulit-ulit. Not, you know, not praying in whatever, sa trees or sa sunset or sa bundok or whatever. Pray to God, pray in the Spirit. Alala ko lang sa CCF, I'm very thankful in Christ Commission Fellowship sa Pilipinas. I was able to minister there. Nakapagturo ako sa Backstreet Kids, nakapagturo ako sa young adults, young urban professionals na ministry nila. And I was part of a D group before in the like 12, 13 years ago. Meron doon sa D group na accountability questions. Pansin ko lang yung number one accountability question nila. Have you been faithful in your quiet time reading God's word and prayer? Why? Pray in the Spirit. Why? All scripture is breathed out by God. The sword of the Spirit, which is the word of God. Have you been faithful in your quiet time reading God's word and prayer? Before all the other questions, no? Ito yung una-unang tanong. Have you been faithful in your quiet time reading God's word and prayer? Because praying in the Spirit is so important. Ang po natin kalilimutan. Whenever I be given an opportunity to start a Bible study group, a life group, or whatever you call it, a church, no, I always
Ang una-una kong tinuturo palagi sa group na sinisimulan ay kung paano manalangin. Pangalawa, pag nagtuturo ako, topicals lahat. Hindi ako nagtuturo ng expository. Kasi usually, bago yan eh. Bago yung mga members. And then habang tumatagal sila, tuturo na ako ng expository. Or topicals pag Sunday and Wednesday expository. Or kapag tumagal na, nag-walk through the Bible na. Now, depende sa growth. Pero balik doon, unang-una ko tinuturo talaga. Paano manalangin? Bakit kailangan manalangin? Ano ang importansya ng panalangin? Specifically, no, naturo ko sa kanila yung ACTS or ACTS. No, paano sila manalangin? Based doon sa Our Father. Adoration, confession, thanksgiving, supplication. Halimbawa, sa adoration, you say beautiful things about God. Say honorable things about God. Halimbawa, sa confession, tinuturuan ko sa kanila na i-confess yung mga petty, big deal, dirty secrets, struggles, or bandages na nagawa nila, na naisip nila, at i-confess sila sa Panginoon. Halimbawa, sa Thanksgiving, tinuturuan ko sila magpasalamat sa lahat ng answered prayers, sa mga blessings, mga healings, mga desires na inaas sila sa Lord, yung mga needs and mga wants. At sa supplication naman, I always ask them to grab a partner. Magpanalingan sila dalawa. O kagaya ng halimbawa, mananalangin sila ng about their family, spouse, children, siblings, relatives. So may kilala silang unbeliever na gusto nila maging believer. Panalangin din nila yon. Or ministry. No? Panalangin nila yung church, yung life group, yung mga pwede pa nila ma-invite, yung leadership, yung pastor, or yung venue ng church, no? Importante na ma-sanctify. What else about yung workplace nila, workmates nila, or may need ba sila sa visa, or paano ba sila maging salt and light sa kanilang workplace o kanilang school. We also pray for one another about the government, peace, no? Peace sa Pilipinas, sa US, yung economy, COVID-19, di ba? In other words, I always teach them, no? Sabi nga sa Psalm 121:1-2, na mag-rely sa Panginoon, I lift my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord who made heaven and earth. This is one thing to fortify yung kanilang faith, no? Para manalangin, mag-rely sa Panginoon. Kasi po, ang pananalangin po, okay? Ito po, ang pananampalatay po natin. Importante na pinapausad ng panalangin. Importante na pinoproven ng panalangin. Sabi nga, prayers go up, then blessings come down. Dami natin pinag-usapan, no? So, ang tanong, are you in it to win it? May dalawa kayong bagay na dapat tandaan. Okay? Prayer at armor of God. Are you in it to win it? Siyempre, be a winner man. You are called to be victors, not victims. Okay? You are a winner man. Ikaw ay winner man because you have a winner God. So be in it to win it. Let's pray. Heavenly Father, thank you for this beautiful Sunday. Thank you for your word. Thank you for reminding us that we have two procedures, method, or kalakasan, Panginoon, na pwede namin gamitin. Then yung two wings, Panginoon, because we are in it to win it. That is, to use prayer, no, as a weapon, and to use your armor of God, no, to put on the entire armor of God so that we are ready for the devil's schemes in our lives. Thank you for your people. Bless them today, Lord God. I pray, Lord God, that you bless them. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless you. Maraming salamat po. See you on Wednesday. Happy Sunday, happy weekend. Bye-bye.